Ang ilang mali
pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap, pag-aari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohan ng inihayag ni Jesus. Noo'y araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakita. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakita ko ng pitong ilawang pinto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki na katabi ng apat sa ako at may pabingkis na pinto sa kanyang pipi. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na narumbok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang-kanyang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasama niya si Tomas na kapilid ang mga pinto
Sinabi niya, sa marino ang kapayapaan. Saka sinabi niya, Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. At inaapin ko ang iyong daliri, ipasok mo yung kamay sa aking kaligiran. Huwag ka lang magkakitama. Maniwala ka lang. Sumagot si Tomas, Panginoon ko, at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sa nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako namin. Marami po nagpapalad ang ginawa si Jesus. Nansaksiya ng mga nagagalit mo na hindi nagagalit sa na ito. Ang mga nagagalit ay sigurad mo ba ang sumamparapaya kayo si Jesus, ang Mesiyas sa anak ng Diyos. At sila ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Hinukuli ka natin, Panginoon Jesus Kristo. Si Kristo yung muli na buhay, aleluya, aleluya. Bahagi po ng ating pagdiriwang sa ikagawang linggo na tayo na kabisahan na huling pagkabuhay ng aming Panginoon Yesu Kristo. Dahil po sa pagbubay ni Papa Mapo Ikalawa ay tindagan po ang linggo ito bilang linggo ng dakilang awa ng Diyos. Divine mercy, ang dakilang awa ng Diyos. Nakapapansin po natin yung nakabase sa mga tema ng pagpapatawa, awa, at ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos na mapamahal. Pero ilahan niyo po na sa pagkininin ngayon sa araw na ito, ang bigyan natin ng pagkukul ay yung image yung pinabahagi ko sa walang nakasalatan. Nakapili ang mga pinagpapal. So, makita po namin dalawang pagkakataon. Last Sunday at saka yung mayroon Sunday dito na ipinahayag po rito natin kung ang mga alagad ay nagtitipong doon sa kung tawagin po natin ina-apro doon sa itaal sa bahagi ng bahay, ng kwarto, tawagin din po ito yung atin ay makita natin ay yung isa ay wala sa Tomas. Pangalawa yung nakakaroon na si Tomas, pinakita natin yung nakabili ang mga pintuan. Ito po yung image na nakita lang ng bahay dahil sa tango nila sa mga audio. Closed door. Hindi open doors. Natatakot sila sa mga audio. Pero nakita natin sa pagdating ng pagkakataon na ito sa pagdiriho ng muling pagkabuhay ni Jesus Kristo. At lalo-lalo po sa tema na pinamamanin ko sa atin ito, yung dakilang awa ng Mesiyas ay sinira ni Jesus. Well, hindi naman eksakto na sinira niya yung pintuan, pero ibig sabihin ay winalang para mahala na yung mga nakabiling ng pintuan. Bakit nakapasok siya? Nakapasok si Kristo mo yung pagkabuhay sa mga nakabinig na pintuan. Sinira niya ang halang na naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Nilagyan niya ng tulay ang dating lugar na hindi pwedeng tawirin. At ito po siguro ay natin makikita po, lalo-lalo na po yung mga kapatid natin na matindi
sa East and West, doon po sa Germany, yung Berlin Wall. Patuman na yung mga hanggang ngayon, yung mga nakita tayo ng mga nag-hati, kaya North and South Korea, hindi ka pwede pumunta sa kabilang pader o sa kabilang lugar. Kasi kung hindi, no? Kapag ka pumunta noon, ay tatatari ka ng masika. Kasi hindi pwede magkasama ang North at ang South, ang East at ang West. Pero paliwanag mo ano? Nawasak yung aram na nakalagay. Kaya nakita mo yung nakapasok sa Jesus. Ito yung bahagi yung nakita natin sa muli yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hinayaan niya na ang tao ay muling makaugnay ang Diyos. Na ang tao na dati pinalayas niya ay ngayon ay pwede niya muling pumasok sa kanyang kaharian sa Diyos. Yun ay gawa ng kanyang muling pagkabuhay. Ano ang pagpahami ng ating Panginoon sa kanyang ngayon sa pagtulong natin na tinatawag po nating Divine Mercy Sunday. Ang maliwanag ng pagtulong lalo po sa pagtulong na ito. Una, ay ano, yung makita natin na sabi natin ay ang nawala yung hangar na naghihimulay sa paano sa Diyos. Bakit? Una, gawa ng kapatawaran ng kasalanan. Patuloy natin ipinamamalik na isang dakilang biyaya na ipinikalukod ng Diyos sa kanyang simbahang Katolika ay ang sakramento ng kumpisayan. The mercy of God institutionalized through the sacrament of confession. Nako, kung nang kinahayaw natin, pwede ka humingi ng tawad. Yung nakatinig na tinuha ni mag-uusap, wala nang magbibigay ng hana. Handa ang Diyos na magpatawad. Inang beses, kahit kailan, kahit saan. Ano lang yung kailan, lumamit tayo sa kanyang harapan. Nanunod yung patuloy na awa ng Diyos. Yun ay sa pamagitan ng sakramento ng umpisa. Pero hindi lang po yun. Hindi lang po yun. Kaya po sana po natin sayangin yung biyaya na ito na patuloy na pinagkakaroon ng pumagapan. Ano pa? Yung magpatawad ng kasalanan. Magpatawad ng kasalanan. Kaya kalimito na binabahagi natin yung pagpatawad ng kasalanan na makita natin kung maramdaman talaga natin yung awa ng Diyos na sa sakramento ng kumpisayan ay hindi na pwede yung sabihin natin na ay napakaganda yung biyaya na pinagkaloob sa akin ng Diyos at pinatawad niya ang aking mga kasalanan. Eh, makita natin na sa pamamagitan po na awa at pagpapatawad ng kumpisayan ay makita natin na magpatawad ng kasalanan is also liberating. Nagpapagaya. Huwag kang magtatanim sa mga nagulog sa kapwa. Patawarin mo sila. Maawa ka sa sarili mo. Ganun ka pa, ganun tayo ka kinaawaan ng Diyos. Kasi ayaw na Diyos ang tayo maghira na yung lugar na kanyang pinagluto ay patuloy natin paghihiwalay. Let us not isolate ourselves towards the rest of humanity simply because of not forgiving those who have wrongfully did something for us. Huwag natin hayaan na tayo
Pag-iisahin ng ating buo.
isa para sa akin sa mga paan namin sa buhay. Alam niyo, one time, may nakausap ako isang senior citizen sa akin, Father, alam niyo, mas matipid pa ngayon na ikaw ay magkaroon ng blood chemistry kahit na every month. Tayo na meron na tayo ng blood chemistry sa parokya. Ay twice a year. Sabi niya, kasi kung babayaran mo yung blood chemistry mo, kasi doon wala ako, makikita mo na, ha? Makikita mo wala ko kung talaga na kailangan mo magpa-check up o hindi. Kasi bakit ko ngayon? Ito yung inyumanan kasi yung inyumanan blood chemistry. Medyo makikita mo na discounted yan. Kaya binabayaran niya kung ano yung trust lang yan. Pero kung yan ay makukuha mo lahat, ang talaga ang amount niya ay kukulamin lang yung 2,000. Ay, makikita mo natin ano, ang sabi niya sa akin, Padre, ano? Yung 2,000 pesos, isang kwarto mo niya. Sa isang araw. Isang kodes na mo sa hospital sa isang araw. So, ang dami mo kita ay nagpapag-blood chemistry kahit na every month, yung sabi sa akin, kahit na every month, ay mas matitig kaysa na kung ikaw ay magpapablood chemistry kung kailan ka na nasa hospital. So, ibig sabihin, ngayon pa man din makikita mo na mataas yung aking uric acid, mataas yung aking sugar. So, ngayon pa man din, makikita mo na ito yung kinakailangan mo ayusin. Yan, hindi ka pa makapag-hospital. Kasi nasabi na lamang, ay yung papayaan mo pala sa kwarto, hindi pa kasama ang doktor, ito, ay napakalaki na talaga na. So, dito po, tulungan natin na mailukit ang ating mga mamamayan tungkol po sa larangan ng kalusugan at larangan po sa mga kapatid natin ng mga mahidap na kumisan yung tatakot ng mga pacheta. Marami mo, pero ito yung magawa natin ng pagkikos. Pinakailangan natin ng organized charity. So ito ng dalawang hamon na ito iniwanan ko sa inyo. Pakinabangan natin ang sakamito ng kumisa at mapatawad ang mga kasalanan. Pangalawa, sana po'y makapalagpas tayo ng pagkikos na lalo natin mapalagpas ang isang mas kumisado pagpapalagpas ng programang pastoral para po maibahayaw natin ang dakilang Ama ng Diyos.
inspirasyon at lakas upang sila ay makapaglingkod ng buong katapatan at kalam. Manalangin tayo. Para sa may karatag na panalangin, tulad ni Tomas, higit na wala nilang makilala ang Panginoon sa panalangin, pag-ibig at katapatan sa kapwa. Manalangin tayo. Para sa narapit na pabansang alala, naway maging mapagmatsyag ang lahat at sama-samang isulong ang isang maayos at matapat na alala para sa ikabubuti ng ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ating paanan. Para sa bayan ng Pilipino, naway maghilom ang mga sugal ng na pangangapan niya. Maghari nawa ang kapayapaan ng Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, bilhin mo ang panalangin. Ama naming manang kausayin mo sa bayanan, tulungan mo kami nakapagpagmula sa aming pinasasalita ka upang kami makapagmungkod ng may panatag na mananampalataya sa iyo sa ngalan ng Kristo. Thank you.